Hello, magandang araw ulit sa inyo. This is Architect Ed. Welcome back sa YouTube channel natin. At this time, bibigyan ko kayo ng update doon sa pinakita ko na sa inyo dati na ginagawa naming townhomes na gawa sa SRC panel. Kung hindi nyo pa napanood yung detalye tungkol sa SRC panels, may mga content na rin ako na ginawa dyan, yung tungkol sa ang pinakamatibay na material na nagamit ko. Ito nga yan, SRC panel. At SRC panel, a better alternative to concrete aggregates. Lalagay ko yung link dito sa baba. Ngayon, papakita ko sa inyo ano na yung progress, no? Maraming challenges kasi may dumaan na dalawang linggong ECQ. So, kahit na ganun, eh maganda pa rin yung progress ng aming ginagawang project. Ready na siya para sa second floor. Ginamitan na namin siya ng steel decking para sa second floor. At ngayon, habang ginagawa ko to ay araw ng Friday, April 16. Sa Monday, bubuhusan na siya ng concrete. Okay, so pakita ko sa inyo. Check this out. Okay, ito yung project na ginagawa namin using SRC panels and steel framing. Isang 3-unit na 2-story townhouse sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang developer nito ay ang Bright LS Ventures at ang inyong lingkod po ang architect at design consultant dito sa project na ito. So kung interested kayong bumili ng unit, ito, may tarpaulin. I-zoom natin yan mamaya para makita ninyo yung mga contact details. No? Jackpot kayo pag nakabili kayo ng isang unit dito dahil talagang pinag-isipan naming mabuti yung technology na ginamit dito. Yung methodology ng pagtatayo. Talagang matibay ito. At mabilis namin itong ginagawa. Kung wala lang ECQ, alam nyo, medyo malayo-layo na narating nito, no? Okay, so ito na ang progress nito ngayon. Kung hindi nyo napanood yung dating video niya, check nyo na lang. Lalagay ko rin sa description. Okay, so pause nyo kung gusto nyo makuha yung mga contact details ng mga tatawagan nyo para sa magpapareserve ng units. Okay, ito na ang status ngayon ng mga units. Almost completed na ang mga wall panels sa ground floor. Itong nakikita nyo ngayon ay yung tinatawag na nirebokadahan o yung scratch coat plastering. Hindi pa siya smooth, no? Itong side na to na nakikita nyo yung wall ay hollow blocks. Bakit namin ginawang hollow blocks yan? Bakit hindi panel? Kasi mahirap ng plasteran yung kabilang side kapag ginamitan namin ng SRC panels. Kasi meron na siyang kadikit na bahay. Okay. So, ito ang itsura niya kapag narebukadahan o yung magaspang pa na palitada. Kaya magaspang muna yan para dahan-dahan yung kapit ng plastering. Ito yung steel decking na sinasabi ko. Hindi na kailangan ng pormang plywood. Siya na mismo yung forma at the same time, part na rin siya ng structure. Yung mga nagtatanong kung saan mabibili yung SRC panel systems, ito. Pwede nyong kunin yung kanilang contact details. At meron din silang planta dito sa Tala, Caloocan City. So yan, kopyahin nyo na. May nagtatanong sa akin, bakit daw mas matibay ng 4 times sa hollow blocks? Eh, styrofoam lang naman daw yan. May bakal po. Ito, black iron po ito na steel matting. At connected yung dalawang side na yan ng steel matting, yung dalawang side, connected yan ng bakal. Ito yung tinuturo ko na yan. Naka-welding yan. Yan. Pag tinignan nyo yan sa kabilang side, nakatagos yan. At
kinokonnect niya yung kabilang steel matting. Pag binili niyo yan sa planta, ganyan na yung itsura niyan. Hindi niyo na kailangang i-assemble yan. Buo na siyang ganyan. Ang pangputol niyan ay bolt cutter lang na ordinary na bibili sa mga hardware. So hindi niyo kailangan ng sobrang special na tools para putulin yan. Ang pagkoconnect naman yan ay sa pamagitan ng dowels na naka-welding doon sa I-beam. Ano? At kapag na-iconnect nyo na yan sa dowel o yung bakal na nakalawit, 10mm lang yun, pwede na siyang itali ng alambre. Yung alambre na manipis, gauge 18. Yun yung ginagamit namin dyan. Mas manipis siya doon sa pangkaraniwan na gauge 16. Kasi yung alambre, habang lumalaki yung gauge, numinipis yun. Kaya mas manipis yung gauge 18 sa gauge 16. Okay. So yan yung sinasabi kong dowels. Yung dowels na yon bakal din yun na 10mm na naka-welding doon sa beam, doon sa taas. At ito naman yung pag-i-install ng electrical. Yan yung electrical pipes, yung kulay orange na nakikita nyo, nakapasok yan doon sa loob ng mesh. Yung mesh, yung steel matting. Tapos nakaready na yung mga junction box, utility box ng electrical para sa mga outlets. Yan, may dowel siya sa baba, may dowel siya sa gilid doon sa column na bakal. At may dowels din siya doon sa taas. Ito. Kinakita niyo yung bakal na nakatayo na yan, no? Mga naka-welding yan sa I-beam at siya yung kumakapit doon sa panel. Ang kagandahan sa I-beam, walang nasasayang. Kagaya nito, i-weld mo lang siya na full weld, gawan mo siya ng overlapping na dugtungan. Kung ano yung tibay ng bago na buo, yun din yung tibay niyan. Mas matibay pang hayang kasi naka-full weld. So yun ang kagandahan sa paggamit ng steel framing. Walang nasasayang. Magagamit mo yung pinakahuling pirasong binutol mo. Paano gumawa ng hagdan sa SRC panel? Para ka lang gumagawa ng origami o folded na paper o cardboard. Ipoporma mo lang siya na parang hagdan. Tapos, itatali mo siya. Yung mga connection niya, itatali mo ng alambre. Tapos, papalitadahan mo na. Ganun lang kasimple. Hindi mo na kailangan ng maraming formworks kaya sa regular na reinforced concrete na hagdan. Na madaming pakal, madami kang magagamit na plywood, at makapal pa yung semento nun, yung kongkreto. Ito kung ano yung forma ng hagdan. Kita mo. Ganun na siya. Papalitadahan mo na lang. Tapos nun, pag natuyo na ng konti, ito na, tinatapakan ko na. Pwede nang gamitin. At yan na yung naging access namin papunta dito sa second floor. Okay. Yan, nilalatag na namin yung mga bakal na 10mm na ang spacing niya ay 1 foot by 1 foot. So mas matipid sa bakal itong steel matting kasi konti na lang yung bakal niya. Kung yan ay conventional na may forma na plywood, ang bakal mo dyan, ano, doble ang bilang. Meron ka na sa ibabaw, meron ka pa sa ilalim. Pero dito sa steel matting, mas natipid namin yung bakal. Mula 50 to 60% ang savings namin sa bakal. Medyo costly lang yung ano, yung decking. Ito yung connection mula dun sa hagdan papunta dun sa slab, second floor. Simple lang, no? Hindi masyadong mahirap i-assemble, buuin yung mga connectors niya. So dito, sulit kami sa time, sulit kami sa bakal. Konti ang itinali namin kasi konti lang yung bakal. Hindi na rin kami magpapalitada sa ilalim. Kasi kung SRC panel yung ginamit namin dyan sa flooring ng second floor, papalitadaan din namin yung ilalim. Although, pwede rin gamitin yung SRC panel as floor slab. So, napaka-versatile ng material na yan. Pero dito, dahil gusto namin na mas mapabilis ang turnover, ginamitan namin siya ng mixed na methodology. Steel decking, steel framing para sa poste at sa mga beams, at para sa mga walls mix na rin, hollow blocks, tapos yung sa mga main walls niya sa loob, SRC panels.
Ganito kanipis ang magiging wall nyo kapag ka SRC panels. Ito yung hamba, no? Yung door jamb. 3 inches lang yung door jamb. At yung pinto ay a little more than 4 inches. Kaya makakasave ka sa space. No? Kasi yung typical na hollow blocks, kapag pinalitadahan mo yung disinko, nagiging mahigit 16. So ito, de 4 lang. So nakakasave ka ng mga 2 inches sa bawat wall kung gagamitin mo yung SRC panels. At syempre, gaya na sinasabi ko paulit-ulit, 4 times stronger than hollow blocks. Ito, itong ilalim na to, yung soffit o yung ilalim ng slab, yung steel decking na yan, ang gagawin na lang namin dyan, lalagyan namin ng ceiling. Hindi na makikita yung corrugation o yung alon-alon doon sa ilalim ng steel decking. So, mas mabilis, di ba? Okay, so mula doon sa nakita nating condition sa site, ready nang buhusan yung second floor. Tatapusin lang yung paglalatag ng mga bakal. At pagdating ng Monday, yan ang schedule ng aming concrete pouring. So, nakita ninyo na gamit yung panels na ito, pwedeng magkaroon ng magkaibang methodology, no? Yung SRC panel at saka yung steel decking, no? Pwede siyang paghaluin. So, nasa ano yun, no? Nasa diskarte ng designer tsaka ng engineer, no? Pero talagang ano siya, no? Talagang pwede siyang gamitin na kahalo ng ibang mga construction methods. Pwede siyang gamitin sa steel frame, kagaya nito, yung ginawa natin namin dito. Steel frame yung kanyang framing system. Mga poste niya, I-beam, H-beam, tapos steel decking yung kanyang gagamitin sa slab. Tapos, hollow blocks yung perimeter wall. Kaya nga na nabanggit ko na hindi kasi mapapalitadahan na yon yung kabilang side dahil may nakadikit na pader. So, ginamitan namin na hollow blocks. Pero lahat ng pader na niya ay SRC pa. Okay, so, yun yung progress ng aming project ngayon. Okay, so, nakita ninyo, no? Yung progress, nakita nyo na rin yung mga detalye. Yung SRC panel nga pala ay napaka versatile na material. Pwedeng-pwede siyang gamitin sa lahat ng application, from walls to suspended slab o second floor, no? Kung imbis na bubuhusan mo siya ng solid na concrete, pwedeng gamitin yung SRC panel. Pwede rin siyang pang roofing. Basta kukoveran mo siya ng plastering or ng palitada. Baka nagtataka kayo, bakit ginamit namin dito, ano? Steel decking. Bakit hindi na lang namin ginamit yung SRC panel para sa suspended slab, para sa second floor o para dun sa second floor concrete slab, sana yun na lang, oh. Well, kasi yung objective namin dito para mabilis yung turnover, kasi pambenta yung townhouse, eh. So kailangan mabilis. Syempre, wala na sa equation yung paggamit ng traditional na reinforced concrete dahil napakatagal gawin nun, no? Gagawa ka pa ng formworks, mga shoring, tukod, no? Tapos, maraming bakal, matrabaho siya, at costly. So, hindi na namin kinonsider yon. Number 2, kung gagamit kami ng SRC panel, okay, wala na siyang formworks, very good. Konti na lang yung kanyang shoring o yung mga tukod bago buhusan. Konti rin lang yung gagamiting bakal. Kaya lang, ang downside ay papalitadahan pa namin yung ilalim. So imagine, no? Ang hirap gawin yun, no? Matagal gawin yun kasi papalitadahan mo, nakatingala ka. So, matagal. Pero mas mura siya kung ikukumpara natin dito sa steel decking. Ang steel decking naman, konti na lang din yung support para doon sa steel decking, para buhusan, konti ang formworks. Wala nang formworks, no? At konti na lang yung flooring. Tapos konti rin lang yung bakal. Mahal lang talaga yung steel deck, no? Mas costly siya.
compared sa kung gagamitin namin yung SRC panel. Bakit kami pumunta sa direksyon na yun? Eh, kasi mabilis gawin yun. Pagkatapos mabuhusan yung steel decking ng concrete, tapos na yun. Yun na yun. Ang gagawin na lang namin sa ilalim, lalagyan na lang namin ng ceiling. So, doon kami pumunta. Although, mas costly ang material, mabilis naman ang execution. Fast turnover. Yun yung enable namin dito. Para mabenta ka agad. No? At doon sa makakabili nitong mga units na to, talagang ano kayo, napakaganda ng units. Talagang pinag-isipan, matibay na matibay siya. Isipin mo, steel framing. Pagkatapos ay SRC panels yung walls. Tapos steel decking yung slab. It could last for a century or so. No? Kaya napakatibay ng bahay na yun. Kaya kung interested kayo na bumili, may ipopost ko rin yung numbers dito sa akin. Description. Kaya yung construction hindi palaging ano no, hindi palaging reinforced concrete no. Tagal na ng sistema na yan. Eh. Siguro mag 100 years na natin ginagawa yan no. hindi na bago yan at lumang-luma na nga talaga. Kahit sinong mga nagko-construction ngayon, yan ang alam eh. Reinforced concrete buhos, bakal. Kaya yan ang pangkaraniwan. Pero hindi ibig sabihin na yan lang ang pwedeng gawin. Na yung reinforced concrete lang o yung bato, sabi nila, yung gawa sa bato o sa konkreto, yun lang yung matibay. Hindi, mas matibay yung ibang mga bago ngayon na technology. SRC panel 4 times stronger sa conventional. Guguho yung konkreto nyo kung dumindol ng malakas kasi ang bigat-bigat ng reinforced concrete. Kung hindi tama yung pagkakadesign yan, lalo na gumawa lang yan yung mga foreman na hindi naman engineer. Pag dumating yung the big one, maraming, hindi ko naman hinihingi, pero baka maraming bumagsak na mga structure na gawa sa reinforced concrete kasi baka hindi tama yung pagkakagawa. Itong technology naman ng SRC panels, hindi na rin naman to bago. So, yung mga 90s pa ginagamit. Pero, yung exposure niya ngayon, mas ano na, no? Visible na siya ngayon eh. Maraming mga developers ang gumagamit na nito. Maraming mga structural engineers sa buong Pilipinas ang hanga at believe sa technology na ito. Kaya, huwag kayong matakot mag-explore kung ano yung bago. Itong SRC panel, sabi ko nga, 4 times stronger than reinforced concrete. Hindi siya mabigat. Huh? Lightweight siya. Kaya kung magkakaroon ng malakas na lindol, sabi natin yung the big one, dahil hindi siya mabigat, hindi siya masyadong magiging threat doon sa buhay ng mga tao na nandoon sa loob ng structure na gawa sa SRC. Kaya dapat ano no, pag-aralan mo rin yung methodology. Hindi palaging kung ano yung nakasanayan, yung conventional. There is 101, sabi natin 1001 ways para magtayo. Hindi lang yung reinforced concrete. Okay? So kung may tanong kayo, sabi ko nga, message nyo lang, email nyo ako and doon sa Facebook. Sasagutin natin yan. Hindi pa naman ako sikat eh. Sasagot pa rin ako. Kaya kung meron pa kayong gustong itanong tungkol dito sa SRC panel na ito at sa paggamit nito sa inyong project, pwede kayong mag-message dito sa aking Facebook, pwede kayong mag-email, dito sa comment section, pwede rin naman. Pero mas maganda kung doon sa mga nabanggit ko na Facebook or okay, so maraming salamat po uli sa pagbisita ninyo dito sa aking YouTube channel. Sana hanggang sa susunod nating video ay manood uli kayo. Kung meron kayong kilala na magiging interested dito sa video content na ito, pwede nyo i-share itong aking video. At kung hindi pa kayo subscriber, please do subscribe and hit that notification bell.
for more updates. So maraming salamat sa inyo. Keep safe, everyone. I'm Architect Ed. Bye.